Magandang umaga mga kaamag. Ang ituturo ko po sa inyo ngayong araw na to ay ang paggamit ng corn cob. Ito po yung ating pinagpang-isan po ng maisa na po. Ito po yung kinain namin na nilagang mais. Eh sayang naman po, naisip nating gawing substrate ng paggawa ng punla po. Ano? Punla ng mushrooms or mushroom spawn. Ano po? Ang kagandahan po dito, hindi na po tayo bibili. Ano po? Byproduct lang po kasi ito ng mais. So kung meron po kayong maisan or meron po kayong access sa makukuhaan ng mga corn cob po, ano, sobrang advantage po sa inyo yun, ano po, dahil hindi na po nyo kailangan na gumastos po para lang sa substrate, ano po. Ngayon ang gagawin po ay hihiwain lang po yung maisan, ano po. Sunod po nyan, hugasan natin yung ating corn cob ng tatlong beses, ano po. Lalagyan po natin siya ng hydrogen peroxide, ano po. Ang hydrogen peroxide na ilalagay po natin ay 2 kutsara lang po, ano po. Yan, papanghugas natin. Papandisinfect lang po natin yung hydrogen peroxide. Tapos po yan, hugasan natin siya ng 3 beses. Matapos po natin hugasan yung ating corn cob, ano po, atin po siyang isasalin at atin na po siyang lulutuin, ano po. Gagamit lang po tayo ng tubig, ano po. Tubig na lalagyan natin ng 1 kutsarang asukal, ano po. Maski pula or puti po, okay lang po yan, ano po. 1 kutsara lang po yan. Pagkatapos po nyan, bago po kumulo, ilalagay na po natin yung ating corn cob, ano po, or habang kumukulo. Then, atin po siyang pakukuluan ng mga 30 minutes, ano po. Ayan mga kaamag, 30 minutes na po yung nakalipas ng ating pagpapakulo. Ngayon, pwede na po natin siyang ahunin. Ayan mga kaamag, ang sunod po natin gagawin ay ating patutuyuin yung ating corn cob na hiniwa at niluto, ano po. Ngayon, kailangan po tayong gumamit ng electric fan para mas mabilis po yung pagkatuyo niya. 4 hours lang po yung pagpapatuyo natin dyan sa ano. Depende po yan sa dami. Ayan mga kaamag, 4 hours na yung nakalipas, ano, tuyo na po yung ating substrate, ano po. Pwede na po yan. Isasalin na po natin sa mga garapon. Sa video po na to, nakakagawa po tayo ng 3 garapon po, ano po, ng substrate. Ayan. Next step mga kaamag, atin pong ipapasteurize po or i-steam po yung ating substrate, ano po. Pwede po tayong gumamit ng steamer, pero kung meron po kayong autoclave at saka itong pressure cooker, mas mainam po yun, ano po. Atin lang po itong i-steam ng ano, 3 hours, ano po. Ayan, makalipas po ang 3 hours, atin na po siyang aanghunin, ano po. Atin lang po siyang palalamigin at pwede na po tayo mag-inoculate.
As always mga kaamag, kailangan po natin gumamit ng alcohol. 70% po ano po, pang-disinfect ng ating kamay at saka mga tools na ating gagamitin. At meron din po tayo na alcohol lamp na ang laman po ay denatured alcohol. Ano po? Yan po. Para po sure na wala pong bakterya at germs na mapupunta sa ating substrate na i-inoculate po. Ano po? Ngayon mga kaamag, ang sunod po natin gagawin, bubuksan po natin yung garapon at tayo po ay kukuha ng fresh mushroom ano po, na ating i-culture. Ngayon po, sa video na po na to, papakita ko po sa inyo na pwede natin gamitin yung buong stem po ng kabuti ano po. Sunod mga kaamag, ilalagay po natin yung ating tissue paper po, ano po. Yan. Tsaka po tatakpan natin ng medyo mahigpit po. Hindi naman sobrang higpit po. Yung kailangan, meron pa rin pong makakalabas-masok na hangin po doon sa ating maysilya. Ayan mga kaamag, lagi pong uugaliin na ano, linisan po yung ating tools na ginamit, ano po. Pagkatapos gamitin sa unang inoculate. Mga kaamag, hihingi po sana ako ng favor. Paki-supportahan niyo naman po yung mga channel ng aking mga kapatid at saka pamangkin po. Ano po? Ilalagay ko po yung description o yung link po ng kanilang channel dito sa baba. Ano po? Paki-panood na lang po yung mga videos nila at saka paki-subscribe po. Ano po? Maraming salamat po mga kaamag. Sa mga bago po sa ating channel, ano po, paki-subscribe po yung channel ko para po makapanood nyo yung mga darating pang mga videos na mga gagawin natin. At saka po, paki-check na rin po yung mga nauna nating videos po about mushroom cultivation po. Ano po. Marami pa po tayong maituturo or maishishare po sa ating mga kaamag. Kaya paki-subscribe na lang po. At paki-hit na rin po yung notification bell po para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na ina-upload ko po. Ano po. Maraming salamat po. Kung mapapansin nyo mga kaamag, marami tayo nilalagay na mushroom tissue. Ano po. Pag mas marami po kasi mushroom tissue, mas mabilis din po mapupuno ng maysilya yung ating substrate. Ano po. Last step po mga kaamag, atin pong ilalagay sa ating incubation chamber yung ating ginawang mother culture. Tatagal po siya ng 3 weeks hanggang 1 buwan po. Pwede na po natin siyang itanim pagkatapos po ng mga incubation period na yun. Good morning mga kaamag. Ngayon, ito, makita ko sa inyo yung ating ginawang F0. Day 2 na yan, ano? Pangalawang araw. Ayan, buhay na siya. Oh. Ayan. Ayan. Mga kaamag, check nyo. Tingnan nyo, ayan. Ayan, mga bago natin ginawang punla. F0 na direct, ano? Direct to greens. Ayan. Update ko kayo mga kaamag hanggang sa mapuno ito, ano? Okay. Good morning mga kaamag. Ito, day 5 natin, ano? Ito yung pang day 5 natin dun sa ating ginawang punla. Makikita nyo halos mapupuno na mga kaamag. Ayan. Ayan.
Pang limang araw lang yan, mga kamag. Ayan, mga kamag, kung makikita nyo, puno na ano po. Hindi pa lang po siya ganoon kaputi dahil layo-layo po, ano, malalaki yung butil niya, ano. Malalaki yung pagitan, ano. Yan, puno na po 'yan. Ayan. Makikita nyo mga kaamag, ano, puno na po yung ginawa nating punla or spawn. Ano po? Ayan. Punong-puno na po siya. Pwede na po natin itong itanim or pwede rin po nating ilipat pa sa F1 gamit yung grains. Ayan po. Puno na rin yung mga direct tissue culture natin sa grains. Crack corn po yung ginamit natin sa mga to. Ano po? Ayan. Punong-puno na. Ayan. Nine days pa lang po, ano, puno na siya kagad. Ayan. Ayan po. Ayan. Sana po may matutunan kayong bago, ano, mga kamag. Salamat po sa panonood at sa pag-suporta po ng channel natin. Ano po? Hanggang sa uulitin po, mga kamag.